21 ng Abril, Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sa unang araw ng Sanlinggo, maagang nagpunta sa libingan si Maria Magdalena habang madilim pa. Nang makita niyang tinanggal ang bato mula sa libingan, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa isa pang alagad na mahal ni Jesus. Sinabi niya sa kanila, "May kumuha sa Panginoon mula sa libingan at hindi namin alam kung saan nila siya inilagay." Kaya lumabas si Pedro at ang isa pang alagad at pumunta sa libingan. Sabay na tumakbo ang dalawa, ngunit mas mabilis tumakbo ang isa pang alagad kay Pedro at unang nakarating sa libingan. Pagkayukod niya'y nakita niyang naroroon ang mga telang lino, ngunit hindi siya pumasok. Dumating si Simon Pedro na kasunod niya at pumasok siya sa libingan. Nakita niya na nakalatag ang mga telang lino at ang panyo namang nakatalukbong sa ulunan niya ay hindi nakalatag gaya ng mga telang lino kundi nakalulon sa mismong lugar nito. Pumasok noon ang isa pang alagad, ang unang nakarating sa libingan, at nakita niya at naniwala siya. Sapagkat hindi pa nila alam ang kasulatan na kailangan niyang magbangon mula sa mga patay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, tagsibol sa ating buhay. Sinabi ng kasulatan na muling mabubuhay si Jesus. Ang muling pagkabuhay ni Jesus, ang batayan o pundasyon ng ating pananampalataya. Tayo ay sambayanan ng muling pagkabuhay. Nagapi ni Jesus ang kamatayan. Hindi siya tinabla ng kamandag niyon. Sabi nga ni Pablo, hindi kailanman may paliliwanag ng ating isipan ang nangyaring ito kay Jesus. Muli bang nabuhay si Jesus dahil wala siya sa libingan? Hindi ito sapat upang maging tiyak tayo na siya nga ay muling nabuhay. Hindi natin ito lubos na mauunawaan kung ang pagaganahin lamang natin ay ang ating isip. Maging ang mga alagad ni Jesus, hindi nila ito agad naunawaan. Sa Europa, sa tagsibol o spring, natatapat ang pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Mapapansin doon na walang kulay at liwanag ang kapaligiran tuwing taglamig o winter. Walang mga dahon at waring mga patay na tuod ang mga puno. Subalit sa pagpapasimula ng tagsibol, unti-unti nang nagkakakulay at nagliliwanag ang kapaligiran. Unti-unti na ring tumutubo at umuusbong ang mga ligaw na bulaklak sa buong kapaligiran maging sa kaparangan. Ang tagsibol ang pinakamagandang panahon sa dakong iyon ng daigdig. Makikita doon ang pagkakaroon ng buhay mula sa waring patay at madilim na kapaligiran ng taglamig. Hindi ba't ito rin ang ipinahihiwatig sa atin ng muling pagkabuhay ni Jesus? Nagiging maliwanag at makulay ang madilim at maitim na kulay ng Biyernes Santo pagsapit ng muling pagkabuhay. Doon sa aming parokya, naging kaugalian ng magsuot ng itim sa prosesyon kapag Biyernes Santo. Nakatutuwang pagmasda na puti naman ang kanilang suot sa kanilang pagsisimba sa araw ng Linggo ng pagkabuhay. Hindi ipinaliwanag ng mga alagad kung paano muling nabuhay si Jesus. Ibinahagi nila sa atin ang pagbabagong naganap sa kanilang buhay nang sumampalataya sila na naganap ito. Silang laging nakakulong sa nakapinid na silid sa takot sa mga Hudyo ay buong tapang na lumabas upang ipangaral na si Jesus ay muling ang nabuhay. Naging tapat sila sa paninindigang ito. Sukdulang ialay nila ang kanilang buhay sa pananampalatayang ito. Hindi inaasahan sa atin na ipaliwanag sa isang siyentipikong pamamaraan kung paano muling nabuhay si Jesus. Hindi natin magagawa ang bagay na iyan. Subalit marami tayong maaakay na sumampalataya sa muling nabuhay na si Jesus sa pamamagitan ng uri ng ating pamumuhay.
Makita sana ng iba ang tagsibol sa ating buhay at hindi lang ang taglamig. Sapat na ito para patunayan na muli kang nagbuhay si Jesus. Mayroon ngang nagsabi, paano naman ako maniniwala sa iyo na muling nabuhay si Jesus kung lagi kang nakasimangot? Ibig sabihin pala, kahit ang simple nating pagngiti at pagiging masayain ay maaaring magpatotoo na muling ang nabuhay si Jesus.